Everyone, good morning sa inyong lahat, guys. Andito na naman ako sa inyong Garfan, Farah Lomamang. Kain tayo, besh. Ito yung aking sudan. Nag-gisa ako ng sayote this morning, tapos nilagyan ko siya ng bell pepper, yung yellow, tsaka yung sili, yung pang ano to, siling haba. Tapos, meron na akong yung kahapon pa na beef steak. Filipino beef steak. Marami to kahapon. Binigyan ko yung binan ko na lalaki. Tapos yung asawa ko din. Kumain nito. Ito na lang yung tira. Tapos nag-ano ako ng itlog. Tapos of course rice. Nag-print ako ng itlog. Tapos hindi mawala ang coffee kasi breakfast. Tapos ito yung water ko. Ako maaga pa. Kainan na ang aking ulam. At para madilim dito na part, dito ko na lang siya ilalagay. Para klaro. Klaro-klaro ang microbio. Kape muna, kape. Mainit pa. Dito ko siya nilagay kasi for sure hindi ko ito mauubos. Kaya after kumain, takpan na lang ng ano, takip. Ito ko lang muna to water. Namiss ko maggulay ng ano, ng sayote na walang sahog, na walang ibang halo, kundi yung walang karne ba na halo, kundi puro sayote lang talaga. Alin ang isasabaw ko? Ito or ito? Ito na lang. At of course, ang sili. Magkakamay lang ako. Hindi ako magkukutsara. Kasi di ko gaano na-enjoy pag nakakutsara. Wala naman ako sa restaurant eh. Kain tayo, guys. Di sa maanghang. Wala akong sosawan ngayon. Mag-aamhan ako ng kamatis. Slice. Kaso wala akong sasawa na tuyo. Kasi, yung tuyo ko na silver swan, naubos na yung stock ko dito. So, nag-order pala ako sa Amazon. 3 piraso. For $20. $20. Tatlong ano, tatlong litro. Ano pa lang, sa June pa darating. June 7 pa darating. Tagal pa. Ay, kape, anong ano ba yan ngayon? Pizza. Atres yata eh. Meron akong toyo dito, pero yung toyo nila dito, hindi malasa. Walang lasa. Para siyang labnaw ba? Tubig lang. Kaya di ko talaga siya bet ihalo sa kahit anong pagkain. Lalo ba't lalo na sa sawsawan? Wale. Para akong namiesta. Yung pagkakagawa ko ulit yung beef steak.
parang gawa ng ano, ng fiesta. Adobuhin ko sana to. Kaso wala lang akong toyo na silver swan. Kaya ginisa ko na lang. Wala na lang ano, toyo. Ano na lang yung nilagay ko, patis. Tsaka asin. Saka na lang ako mag-adobo ng sayote pag dumating na yung toyo ko na on-order sa Amazon. Si husband, andun maaga pa nag-work sa shop. Kasi meron siyang ginagawang lamesa na epoxy ba? Yung, basta maganda yung design, para siyang plastic na salamin na ewan. Ganun. Pakita ko sa inyo yung gagawin niyang mesa. Parang ganito yun. Ayun oh. Parang ganito, besh. Ganito oh, 'di ba? Ginawa na 'to kahapon. Yung may 5 piso dito sa ano sa 5 piso. Tapos yung iba mga ano mga 1 cents sa dollar. Yun yung gagawin, ito yung gagawin niyang mesa pang ano, pang sa gitna. Ito yung pang-insert niya. Bali yung gilid-gilid. Eh mga ganito kahoy kasi madami kaming kahoy doon. Tapos yung gitna, ito yung ipapanggitna niya. Tutunawin sa ano sa para sa gitna. Maganda besh, search mo yung ano yung wood. Tawag doon wood epoxy, epoxy kasi to eh. Wood epoxy ba? I mean, wood epoxy table. Meron siyang ano, meron siyang iba't ibang design. Yung parang aquarium yung itsura. Yun yung gusto kong ipagaya sa kanya kasi hindi siya magaling mag-paint. Yung isda kasi sa aquarium na yun, na, sa table na yun, ano, pinaint lang siya. Akala ko totoo, nagwa-wonder kami kung paano nagkaroon ng isda dun sa ilalim. Paano dumikit yung isda dito. Eh syempre, pag totoo yun, mamatay yun eh. Yun pala, drawing, painting lang pala, tapos namukha talaga siyang totoong isda. Kasi pinaibabawan ng epoxy. Sabi ko, gayahin mo kaya yan. Sabi niya, makagaya ko lang yung mga rocks. Yung mga ocean rocks ba? Kasi nilagyan na lang ocean rocks eh. Tapos drainawingan na lang nila ng mga corals. Yung gitna. Tapos bali yung side by side, wood siya. Maganda talaga. Pero sobrang mahal. Yun ang ginagaya niya. Nag-start na siya ngayon. Nag-start na siya eh. Meron nga akong film dito. Hindi ko pa ina-upload kasi. Gusto ko buo. Para makita nyo yung ano, yung kabuuan mo kung paano ginawa. Baka matagal-tagal pa yun kasi ano pa lang eh. Madami pa siyang ginagawa doon. Madami kasing customer minsan nagpapa-slice ng kahoy. Nagpupunta dito.
May nagpapa-splash, may bumibili. Iba-iba lang. Kaya hindi niya makunti-continue yung ginagawa niyang table. Yan ang racket niya habang hindi pa sila bumabalik sa work. Pag bumalik na, hihinto na naman. Sarap talaga ng pagkabusog pag may kape. Para akong matanda. Yung nanay ko, kumpletong-kumpleto yung araw niya pag nakakainom siya ng kape. Ganon din ako. Pag hindi ako nakakainom ng kape, parang ano, mahina yung katawan ko. Busog na ako. Kaya ang ano ko eh, iniiwasan ko uminom ng tubig pag kumakain ako ng slug like ngayon. Iniiwasan kong uminom ng tubig ng ano maaga. Yung hindi pa paubos yung pagkain. Kaso uhaw na ako eh. Pag-gising ko kanina, hindi agad nagluto. Nag-stretch saglit, nag-stretching saglit, tapos nagdilig ng halaman. Ang dami pang tira oh. Ito yung dinner ko kagabi eh. Kaya din ako masyadong kumain. Come on.
So, paano ba yan mga besh? Ako'y tapos nang kumain. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Excuse me po. Mag-subscribe na lang po kayo at mag-iwan lang ng bakas sa comment section para mabalikan ko kayo isa-isa. Maraming salamat! Bye-bye! Amping kanunay! God bless us all!